pangatlong araw na ng aming North Luzon Loop at pang-25 araw sa kabuuan ng Philippine Loop. Sa nakaraan, nagmula kami sa South Beach sa bahay ng Pagudpod papunta sa bahay ng Baler. At nakadaan na sa Apari at 8 oras ng bumabiyahe. Ngayon, nasa lungsod na tayo ng Tuguegarao at itutuloy lang natin ang ating biyahe. Bumiyahe ng mahigit 5,000 kilometro at mapuntahan ang mahigit 70 na mga probinsya. Hi, ako po si Bros. At ako naman po si Mika. Iikutin namin ang bansang Pilipinas gamit ang van na ito. Matagal na kami nag-car camping at van life. Pero ngayon, hinamon namin ang aming sarili na ikutin ang Pilipinas sa loob lamang ng 30 araw. Mula Apari hanggang Glan Sarangani. Samahan niyo po kami. Tuklasin ang mga perlas ng Pilipinas. Kilometers ba pa Baler at 7 hours and a half ang estimated na travel time. So mga alauna na madaling araw ang estimated namin na dating. Ay, naman ako. May binubuksan na naman siya. Dessert na dessert. Nag-aalok pa. Ang naman yun. Talagang itong North Loop na to, pag ginawa mong 4 days, wala. Puro biyahe ka lang. Dapat ano talaga at least ano 6 or more than 6 days. Actually yung 10 sulit na sulit. Yung 10 sakto, sakto lang. Pero medyo may bitin pa rin. Oo, hindi pa rin natin na lahat yun. Talagang more on long ride lang kami. Diyosti kumuyo. Diyosti kumuyo. Ibig sabihin, God bless. Oh, ano kaya ibig sabihin ng Diyosti kumuyo? Samahan nawa kayo ng Diyos? Parang ganun ba yun? Tingin rin pala ang resibo. Ang nakukonsumo na halos is nasa 50 liters na. Na full tank, 32 nung umalis kami. Tapos kahapon nagpagas kami, 1,018 liters. Pero may reserva pa ako dito, andyan sa likod. 20 liters. Maganda na yung pahuli na yan siya. May nakita kasi kami mura dito kaya nagpagas. Thank you. So naka 7,000 na kami sa diesel. So it's getting darker. It's getting darker and darker to breathe. Tuguegarao na kung first time na aakyat ng Norte. Tuguegarao at Lawag ang mga malalaking city dito sa ano, sa Norte ng Luzon. Kung may mga kulang pa kayo na dapat yung bilhin o mga kailangan tulad ng mga gamot-gamot ganyan, eh mas magandang mabili nyo na sa Tuguegarao o kaya sa Lawag. Talagang malaking syudad siya. Eh mas sure lang, mas sigurado lang na ano, na mas kumpleto o meron talaga yung mga specific na hinahanap nyo. Like, diba, kumaharti kayo sa mga sabon-sabon, shampoo, mga ganun, diba? Sa gamot-gamot, ganyan. So, bili kami ng tinapay.
Ayun, may legit ulit na sinamon. Ano naman yung sinamon mo malambot? Ah, trenta. Stranded ng masarap tinapay na nagkakape. Yun. Lamig na na kapagtaka ang lamig dito. Parang nasa bagyo pa rin eh. Oh, ready na tayo sa madilim at kabuntukang ano. Hoy, si Armada. Pahabaler. Si Armada. Ayun. Bonton Bridge. Ang second longest bridge dati, pero ngayon hindi na. Kasi ang San Juanico ay ang second na. Pang ano na ata ito eh, pang third o pang fourth. Dami na kasing ano, nadagdag na tulay ngayon. Na mahaba. Na, nakalabas na tayo. Santa Maria. Santa Maria. Oh, puro bangat. First time mo dadaan dito, kakabak eh. Umutunog lahat eh. Dito kami sa San Manuel. Yeah, yeah. So, syempre dapat makikiisa ka sa ano. Kwenta na lang kasi pera namin, tataya ko tulad sa college. Wala na. Ay na, nag-enjoy na kami. Nagising-gising na ako. Biyahin na ulit. Back on the road. 9:40. Yan. Kaya pa naman. Go lang tayo. Dadaan kasi tayo dito sa bayan mismo ng Santiago. Parang dadawid lang, dadaan lang.
16 oras na kami bumabiyahe at maulan-ulan na din. Kaya naisip kong ihinto na at maghanap na ng matutulugan. Mahirap na ding bumiyahe sa bundok ng maulan at 10 oras na ng gabi. Bayan na lang. Kita kaming kapilya dito. Kaya dito na lang kami magpapark. Yan. So, dito na kami papalipas ng gabi para diretso na rin ng ano, sasamba kami bukas ng umaga. Mga alas 12 na. Hindi pa naman ako inaantok. Pero parang ayoko dumaan dun sa ano, paakyat ng bundok ng ano, madilim. Tsaka umuulan pa. Medyo nanigurado na. Nasa bayan pala kami ng ano, bayan pala kami ng Aglipay. Buti umuulan. Masarap ang tulog, malamig. Hige, nire-ready na kami ng higaan. Buksan mo na yung mga bintana para pumasok na yung lamig. Ayan po pala ang aming higaan. Diba? 2 AC yan. Dalawa yung AC naka-on. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Our last day. Masakit man sabihin, pero ito yung huling araw na ng aming Philippine Loop. As 11 na. Yung plano namin na alas 5 para maaga makabiyahe na kami. Pasarap ng tulog. Napagod din kahapon. Sinulit na lang. Bumangon kami alas 9 na. Yaya na, let's go. Start na ating driving day. 11:30. Pag sa Dinadjawan, 1 hour 15. 2 hours na lang sa Dinadjawan. So, Dinadjawan na kami. Mag-stay hanggang gabi. Hanggang oras namin trip. Pauwi. Daan na lang sa Baler para sa checkpoint. Kasi nakapunta na kami ng Baler.
nga kami sa mga tanawin sa kabundukang bahagi dito sa Quirino Province. At isa sa mga kinagulat namin ay makikita mo ang mga katutubong aita na may panindang mga halaman at kanilang mga tanim na gulay sa tabing kalsada. Sayang lang dahil sa pagmamadali ay hindi na namin naisipan kung ito. Kalsada dito, yung pa-zigzag-zigzag dyan mula, mula Tuguegarao yun, pababa ikot natin mula Tuguegarao pababa. Okay naman yung kalsada hanggang dito paakyat sa may papatawid ng Aurora Province. Di masyado matarik tapos maganda yung mga view. Walang signal. Lahat ng network walang signal. Stop lang kami para magkape. Launa, mag-alauna yung medya. Pinanggalingan natin is Quirino. Pero yung dagat na mga tipo yun. Paano kaya dito makapunta? Ro, dito gusto namin. Diyan kami. Shiii! Ro, dito tayo. Paano makapunta dyan? Ayun, dito lang tayo. Ayaw namin sa mga resort. Dagat. Malangya.
binabaybay lang namin tong coastline sa Dinadjawan. Basta dito lang kami sa Dinadjawan para sa ibang araw, ay sa ibang panahon, di pa kulaw naman sa Kabaler. Kung may entrance, siguro yung mura lang. So, doon tayo sa ano eh, pang walang budget na tempel. Meron nga doon tabing ilog eh. Pagka wala talaga makita, doon lang kami. Plus yung ibang resort, wala nang bakante. May nakalagay na na ano, no vacancy. Fully booked. Maganda. First time namin dito sa Dinadjawan. Hanggang Baler lang kasi kami dati. So, mukhang babalik dito. Half day lang eh. Halos half day lang kami. Private property, no trespassing. Bawal. O, try na halin. Tanong natin. Try ko lang. Inquire. Bato-bato nga lang konti, hindi pa nila siguro na ilinis. Narito may dala kang tent lang. Tapos na. Sa Baler kasi black sand dito. Maganda yung mas maganda dagat dito. Pinag-iisipan na ako kung magkano'ng iaano ko sa lupa na to para mag-iisipan. Kahit ito lang square meters lang to, ang ganda. Makakahanap din tayo ng dagat. Another spot, may entrance dito, 100. Sir? Dito, 100. Ito? Oo. Yung nagbabantay nandito sa kabila. Pero pwede sasakyan. Hanggang doon lang sa bungad kasi hindi mabababa. Ganda ng dagat. Kasi kung tayo lang ang mag-entrance dyan, atin yung parang lugar natin. Oo, oh, yun lang. Entrance lang daw ang bayaran. Oo. Ganda to baligan eh. Parang ito. Parang dito nila. Oo. Yung family namin, sarap dalhin dito. Oh, yun. Ang ganda. Ang mabato lang dito. Ang ganda. Pwede na nga mag-park lang tayo dito sa gilid eh. Oo. Pero doon tayo sa nakita natin kanina. Ito ba yun? Ito ba? Oo. Oh, kaya yan. Pagka nabalahaw. May gisuyo. Hindi naman gano'n mabigat eh. So pumasok kami dito. Ayun, sa ilalim ng tulay. Kasi yun na, may mga tao rin naman doon. Kung kinaya nila, siyempre kakayanin natin. May sedan nga ako na. May sedan nga eh. Ayan to, dito lang tayo. Pang camping lang sa gilid. Gedli. Huling magagandang view na may offer namin sa inyo bago matapos ang Philippine Loop. Sigurado na si tatay, si ilalim talaga ng tulay. Oops! Kasi naman tayo dito. Uy! Saan dumaan yun? Hindi ko alam, ito ka ito. Ito. Ano motor? Ano yung motor lang? Ito na yun natin si Buya. Silipin muna natin kung kakayaan. Ang kaya naman. Ayun, kaya naman. Patag naman yung daan. Kaya naman, patag naman. First time nasa ilalim ng tulay yung ano, van. Ito ang adventure, di ba? Ayos ako. Kahit saan. Gumagagas kasi lang, no? Matatalas yung mga yun eh. Oo, oh, ayan. Ayan. Sinisiwala niya. Mukha namang dito nga sila dumaan. Oo. Maki-join kami sa inyo. Join kami, guys.
Ano ang talas? Gumuguhit. So yun. Parking kami dito sa gilid. Ayan. Ano yung beach. Mga low budget lang. Dito ang punta. Bravo. Oo. Ito kung nandito yung dagat, okay na, di ba? Oo. Oh, may parating pa na ba no? Madadagdagan na kami. Di ba pasok? Dami mga nagka-camping-camping dito. Diyan sa mga ilalim ng ano, puno. Tingin namin mabato talaga tong lugar dito. Ayun oh, mabato to. Tapos doon banda, yung marami ng resort, nalinis na. Diba? Inalis na yung mga ano, bato-bato. So, itong lugar na to, yung cove na to, yan yung cove na yan. Mabato siguro talaga. Umalis na yung nakapark na bandito kanina. Umesto kami dito, malapit-lapit sa dagat. Ganito ang lugar na no? Hindi mo pa nasusulit, kakarating mo lang kanina tapos maya maya alis ka na rin. This last day. Ito ang ating view. Sa mga natutunan ko sa biyahe na ito eh mas madami yung hirap at pagod, yung puyat at ngalay, pero ilang minuto mo lang iupo sa harap ng dagat nang may malakas na alon at may magandang paglubog ng araw, limot mo na at napawi na lahat ng pagod mo. Ganon din siguro sa buhay, mas madami yung hirap at pagod natin, pero malilimutan din ang lahat kapag nakuha mo na yung inaasam-asam mo. Kain, kain.
corn beef, longganisa, with the view. Gagawin mo dyan.